Y Jeneline Villavende, alam nyo, nung pinatay si Jeneline, nagdeklara kami ng partial deployment ban sa Kuwait. Ibig sabihin, hindi muna tayo magdi-deploy doon ng mga manggagawa, mga OFW. Yung partial lang. Na sinabi ko, kausap ko yung ambassador ng Kuwait, si Ambassador Altweg, na pag nabigyan ng hustisya si Jeneline, maring ililip namin yung deployment ban. Ngayon, dumating yung mayor, yung autopsy report galing sa Kuwait. Nung binasa ko yung report ng autopsy na ginawa sa Kuwait, medyo nagduda ako. Hindi klaro ang ikinamatay ni Jeneline. Kaya ang ginawa namin ni Administrator Kakdak ay sumulat ako sa National Bureau of Investigation, NBI. Nagingi ako ng autopsyanin ni Jeneline na gawa ng NBI kasi medyo duda ako doon sa resulta ng autopsya na ginawa sa Kuwait. Hindi klaro. Isang sentence lang yung report. Mabuti naman at pumayag ang Director Guerra ng NBI at kahapon Director, nagkaroon ng autopsy dito sa labi ni Jeneline. At lumabas sa autopsya na walang kwenta yung autopsya na ginawa ng Kuwait. Walang kwenta. Hindi ko pa masabi sa inyo kung ano ang resulta, pero talagang kasinungalingan yung autopsy report ng Kuwait government. Kaya pag natanggap ko yung official report ni forensic doctor, Ricardo Udahe, pag natanggap ko yon, maaring magre-recommenda ako sa governing board ng POEA na yung partial deployment ban magiging total deployment ban na. At hindi natin itatanggalin yung ban na yan hanggat hindi nabibigyan si Jeneline ng tunay na hustisya. Masama ang ginawa nila sa ating kapatid. Masama, inapi ng husto. Kung makita nyo lang yung ginawa, ayon sa report ng autopsy ng NBI, ay baka patayin nyo yung ambassador nila. Kaya yun po ang ano namin na hindi kami papayag na hindi mabigyan ng hustisya si Jeneline. Yan ang amin gagawin. At hanggat hindi nabibigyan ng hustisya, magiging permanente yung deployment ban, total deployment ban. Okay? So, pasalamat ako kay Mayor Clemente na nandito siya. Yung pala, mahal na mahal niya itong barangay Tinago. Nagbigay nga pala ang insurance covered, Noy, ang imong anak covered ng insurance gikan sa Pioneer. Gamay lang yung taon. Ayan, ang Pioneer. Pasalamat kayo kay Juan. At alam nyo kasi yan, ang patakaran sa OWA, kapag ikaw ay active member ng OWA, pag may nangyari sa'yo, covered ka ng insurance. Kaya ito, binigay ngayon ng Pioneer Insurance yung insurance proceeds ni Jeneline. Jefferson Lee ng Pioneer. Oo. So, alam natin na yung pera na yan ay hindi may babalik ang buhay ni Jeneline. Pero, makakatulong ng konti. Basta ang malaga, mabigyan siya ng katarungan. At yun ang ipinapangako namin ni Administrator Kakdak ng OWA
At yun din ang utos ng ating presidente na mabigyan, dapat mabigyan ng katarungan. Pag nakita ni presidente yung report at makita niya yung picture ni Jeneline, baka lumipat dito si Presidente Duterte. Kasi ganun niya kamahal ang mga OFW. Matanda niyo yung si Joanna Dimapeles? Matanda niyo yung ginawang ice cream ilagay sa freezer? Yung Sara, taga Sara, Iloilo? Niyad tuhod si Presidente sa Sara. Gatag og respeto kang Joanna. At maaari nga, paglalaban ng ating Pakulo ang nangyari kay Jeneline, baka pumasyal din siya dito. So, yun po ang aming papangako sa inyo. Mabigyan po si Jeneline ng katarungan. Short of that, hindi ako papayag na malip yung total deployment ban.